Kevin O'Connor nga mga idol, binigyan itong team ng Los Angeles Lakers ng idea sa isang possible na dream trade na maaari nilang gawin ngayong offseason. Maaari nga daw nilang makuha itong si Buddy Hield, Miles Turner at si Bojan Bogdanovic kapag naging facilitator nga daw sila sa Donovan Mitchell trade. At nga mga idol, ito ang isa sa maraming ang trade proposal dyan. Ang Pacers makukuha itong si Westbrook, ang 2027 at 2029 first round pick ng Lakers. Ang Jazz naman, makukuha nga si Evan Fournier, RJ Barrett at limang first round pick mula sa Knicks. At ang Lakers makukuha si Bojan Bogdanovic, Miles Turner and Buddy Hield. At ang Knicks makukuha ang kanilang pangarap na player na si Donovan Mitchell. So parang panalo nga mga idol ang bawat teams na kasali dito. Ang Pacers makakakuha ng dalawang first round pick at makaka-clear nga sila ng cap space after na mag-expire ng kontrata ni Westbrook in 1 year. Ang Jazz makukuha ang napakaraming first round pick na gusto nila, si RJ Barrett ay kasama pa dyan. At ito nga ang Lakers, well, panalong panalo na sila dyan sa trade na yan. At ang New York Knicks makukuha ang superstar na si Donovan Mitchell. Kaso nga mga idol, ang problema nga lang ay masyado ngang komplikado itong trade na ito. Kailangan mag-agree ng apat na teams na ito na mahirap ngang mangyari. Pero siguradong kapag ito nga ay nagkatotoo, ang Lakers siguradong magiging isa sa mga favorite na manalo ng championship next season. Pero kayo mga idol, ano bang opinion nyo dito? Komento nyo lamang yan sa ating comment section. At ngayon ay pag-usapan naman natin ang paggulat nga ni Patrick Baldwin Jr. sa mga staff ng Golden State Warriors. Sabi niya ng isa sa kanilang mga staff, "I've been shocked but what I've seen in an exciting way." At ang posibleng dahilan nga daw dyan mga idol ay dahil sa high basketball IQ neto ni Baldwin Jr. pati na nga rin sa kanyang performance sa individual practices. So mukha nga ngayon pa lamang ay nagpapakitang gilas na ang rookie ng Warriors. Paano pa kaya mga idol pagdating na ng season? Manggugulat nga pa rin ba siya? Abangan nga natin yan. At mga idol, para na nga sa ating panguling balita, itong si James Harden ay talaga namang committed sa kanyang pagpapapayat para nga maging fit nga siya for next season. Tinapon niya nga mga idol ang kanyang birthday cake sa dagat. Okay. So mukha kang inalis na ni James Harden ang isa sa mga temptation na makakahadlang nga sa kanyang pagpapapayat. Pero anyways nga mga idol, yan na lamang din muna para sa ating mga balitang NBA ngayon. Maraming nga salamat sa inyong panonood. Huwag rin kalimutan na mag-like and subscribe. Bye!